Noong 60s, ito ang panahon kung saan nagsusulputan ang mga gang dahilan kung bakit laganap ang Kabi-Kabilang Gang War. Noong mga panahong iyon, ay putok na putok ang hidwaan ng dalawang kilalang gang. Ito ay ang Sige-Sige Gang at Bahala na Gang. Walang humpay na gantian at pilit inuubos nila ang bawat isa. Noong early 60s ay may isang tao na kinakatakutan. Ito ay ang pinuno ng Bahala na Gang. Siya ay si Arturo Porcuna na tinatawag na Anino, na kalaunan ay tinawag na Boy Golden. Noong panahon na tinatawag pa siyang Anino ay tanyag na tanyag ang kanyang pangalan. Ngunit tong mangyari ang malaking paglusob ng kanyang kalaban sa kanyang tahanan ay nagsani ito ng pagkamatay ng mga kasama nito at pinagsamantalahan ang kapatid ni Anino na si Baby Porcuna. Ang tanging nakaligtas sa insidente ay si Arturo Porcuna alias Anino. Sa pagbangon nito ay muli niyang itinayo at pinalakas ang kanyang grupo at mula sa kanyang pagbangon ay nabuo ang ngalang Boy Golden at simula noon ay tinawag na siya sa pangalang Boy Golden. Kabi-kabilang gulo ang kinasangkutan ni Boy Golden, bunga ng kanyang pagiganti at galit sa kalabang grupo. Naging mainit siya sa kalabang grupo at maging sa mga pulis. Kinikilala siyang bilang mapanganib na pinuno na mapanganib na gang. Pero ang pamamayagpag ni Boy Golden ay may hangganan. Noong December 24, 1963, kumuha ng tatlong kwarto sa isang apartment sa Coronel F. Pisenjo Street si Jaime San Miguel. Kasama niya si Boy Golden at iilang miyembro ng Bahala na Gang. At maging ang kinakasama ni Boy Golden na si Marla, na kilala sa tawag na Anita D. Kasama din ang kinakasama ni Jaime San Miguel. Biglang dumating si Eddie Luz, Baby Soriano, Antonio Razon, Rene Sebastian at tatlo nitong kasama na hindi pa nakikilala. Sakay ng kani-kanilang sasakyan ay agad silang pumunta sa kwarto ni Boy Golden na hindi man lang napapansin ng mga kasama ni Boy Golden. Habang nagbubukas na regalo sa pasapit na kapaskuhan, sila Boy Golden ay pinaulanan sila ng bala dahil dito natapos ang pamamayagpag ni Boy Golden. Kasama niyang tumomba ang dalawa niyang kasama, maswerte namang nakapagtago sa aparador si Jaime San Miguel at nasa ibang kwarto naman si Anita D. at kinakasama ni Jaime San Miguel.